Alamin na natin ang update sa Campo Crame matapos ang isinagawang press briefing kaugnay sa pagkakahuli kay KOJC Leader Apollo Quiboloy. Naroon ang ating kasamang si Patrick De Jesus. Yes, Patrick. Angelica, kakatapos nga lang ng press conference dito sa Camp Crame na pinangunahan ni DILG Secretary Benhur Abalos, BNP Chief Romel Marvil at Davao Region Police Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Dito nga, sa naturang press briefing, Angelic, iniharap pa sina KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy kasama yung iba pang mga kapwa akusado na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at si Sylvia Semanes. Balot na balot nga sa ang mga akusado nang iniharap sa media at nakasuot na sila ng kulay orange damit na ibig sabihin nga sila ay under police custody. Pero may mga nauna naman ng picture, Angelic, na naipakita tayo kung saan nga nakumpirma yung pagkakahuli dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Secretary Abalos at sa PNP, yung naging pagsuko ni na Quiboloy at iba pang mga kapwa akusado ay dahil sa tuloy-tuloy na police operations doon sa KOJC compound. At yun nga, kinumpirma ng mga opisyal na sa loob ng KOJC compound nangyari yung pagsuko at tinawag ni Abalos na kwentong kutsero yung mga nagsasabi na galing sa labas ng compound sina Apollo Quiboloy. Ayon naman kay General Nicolas Torre III, nasa Bible School, particular dito sa ACQ College of Ministry, na natili o nagtago sina Quiboloy. Base na rin yan sa kanilang naging intelligence sa higit 2 linggong operasyon doon sa nasabing compound. Ayon naman kay Secretary Abalos, kakasuhan nila ng obstruction of justice at harboring of criminals yung mga nagtangkang manggulo doon sa operasyon sa KOJC, pati na rin yung mga nagtatago nga ito kay na Quiboloy. At aminado nga ang PNP na naging mahirap para matuntun na huli si na Quiboloy. At tinawag nga ito ni General Marvil na game of deception. Pero kampante sila na nandun talaga sa KOJC compound si na Quiboloy. Base na rin yan sa kanilang monitoring simula pa noong Hunyo. At tayarap naman sa korte si na Quiboloy. Inaasahan niya na ngayon dagawin sa QCRTC dahil doon sa kasong child sexual abuse. Pero available yan. Habang doon naman sa Pasig RTC, yung qualified human trafficking at yung kaso na yan, yung hindi available. Sa ngayon, na Angelic, nakaantabay pa tayo dito sa Campo Crame dahil gaya nga ng aking nabanggit, posibleng iharap din sa korte si na Quiboloy. Angelic. Yes, Patrick. Alam natin na some time ago na pinagbawalan na ipakita yung mukha ng mga nahuhuli, mga tinuturing na suspects. Pero sa pagkakataong ito, parang halos wala ka na makita sa dami ng takip. May sunglasses, may face mask at balot na balot. Ganyan ba talaga ang estilo ngayon? Yes, Angelic. Isa rin yan sa paraan sa pag-present ka sa mga nahuli ng PNP. Pero makikilala naman natin kung sino doon si Pastor Quiboloy. Kung matatandaan mo, Angelic, may nirelease na photo si Secretary Abalos at pati yung legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Turion. Yung suot ni Pastor Quiboloy nung siya'y nahuli, naka-sombrero na may nakalagay na agila at saka yung nakabalabal. Kanina, the same person was presented doon sa press briefing. So kasama nga rin si Pastor Apollo Quiboloy doon sa ipinakita kanina sa mga miyembro ng media nang magsagawa ng press briefing kaugnay sa pagkakahuli sa kanila. Angelic. Alright. Maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus.